Hi guys! Maayong buntag sa inyong tanan. Day off ko nga today. However, si Nico is meron naman siyang trabaho. Yung trabaho niya talaga is hindi niya talaga yan maiwan-iwan kasi kung hindi niya gagawin yung trabaho niya, for sure wala kaming kahoy and wala siyang kahoy na mabibenta pagdating ng springtime. Yung trabaho pala ni Nico guys is Metsuri. Isa siyang lumberjack dito sa Finland. Yung lumberjack dito sa Finland is napaka-importanting trabaho yan. Kasi sila yung nangangalaga and nagtatanim ng mga puno dito sa forest. Kasagaran, maingon sa ako ang uban na, oh, swertihan ni mo, Dayvioli, kaya nakakuan ka og puti. Pero sa totoo lang, sinasabi ko talaga sa kanila, yung trabaho ni Nico, tagabugha dyan na siya og kahoy, which is true. Tagabugha dyan siya og kahoy or tagaputol dyan siya talaga ng kahoy doon sa gubat. Pero dito sa Finland, guys, kahit ano pa man yung trabaho mo, at kahit ano pa man yung profession mo, kahit ano pa man yung natapos mo, lahat dito pantay-pantay. Hindi nila tinitingnan kung ano yung natapos mo at ano yung trabaho mo. Through the years, na-realize ko na ang pinaka-importante dito is how to survive. Mabayaran mo yung bills mo, makakain ka, and most of all, makabayad ka ng taxes. Yung workplace ni Nico ngayon is yung sarili nilang forest. Napaka-magical talaga ng forest dito sa Finland, guys. Nag-iiba talaga yung color niya, depende sa season. Ngayon na winter, sobrang puputi ng mga puno. Ang gaganda tingnan ng mga puno habang covered sila ng snow ngayong winter. Kahit na winter dito, guys, pwede pa rin ma-access ang mga forest. Kasi yung mga forest roads, pagmamay-ari yan ng government, and nililinisan yan nila. Kaya lahat ng sasakyan, pwede pa rin makadaan. Lalong-lalo na yung mga forest tractors or yung mga forest trucks or forest machines na ginagamit nila sa gubat na usually nakikita sa forest kapag ganitong season kasi nagko-collect yun ng mga logs and mga kahoy na na-harvest ng mga Metsuri. Another day and magluluto na naman ako today ng pagkain kasi ubos na yung food sa ref. Finally today guys, magagawa ko na talaga yung kaldereta na kabayo or yung pony. Since marami pa yung karne doon sa ref, lulutuin na natin siya today. So simulan na natin.
yung carrots. Oh, galing doon sa habit. Okay pa naman siya. Siguro balatan ko na lang. Actually, wala na siyang balat. Wala nang balat. Pero, yeah. Pero, okay pa naman to, guys. So, I'll use all of this. Ito yung, ano guys, oh, max sa makara or yung liver. Ito yung gagamitin ko doon sa aking caldereta kasi wala bang kaming reno dito. Huwag na tayo maghanap ng wala. Matutunaw din to guys or mabiblend na lang din siya doon sa karne na pinakukuluan. Kasi malambot lang naman itong liver sausage din. Gawa ako ng noodles next. Nanggaling din to sa Javi Kirua ka guys. Ito itong dalawang to. So, ang gagawin ko dito, ito yung pangsasahog ko sa aming pansit. Diba? So, may masarap kaming pang halo sa pansit. Parang ito yata yung nilalagay yung mga Korean na mga karne ba? Hindi ko lang sure guys. Comment down. Comment kayo guys kung ito ba yung karne na ginagamit sa ano, sa mga Korean-Korean. Parang ito nga, wala, parang may, wala, parang kakaiba talaga siya. Parang ganyan siya. Ah, naka-peel pala siya. Naka-isa-isa pala siya ng ano. Ayan. Kala ko hiwain ko pa, hindi na pala kaya ito kailangan hiwain. Ah, ganyan pala siya. Oh. Feeling ko mahal to ba? I don't know. Katry ko hanapin to sa store magkano yung ganito. So, dalawang pack ang gagamitin ko dito para sa panghalo sa aming pansit. Para pala tong bacon. Sobrang nipis pero maalat na siya guys. May timpla na siya kaya. Pepper na lang ang idadagdag dito. Ito na sa bahay si Nico guys. And basa yung kanyang mga damit. So nilalagyan niya ng ganyan para mag-open yung kanyang gloves. So, ito na yung noodles. So, yung dalawang ganito na nabili ko guys doon sa Javi Kirua ka, ito yung gagamitin natin. I don't know how to cook this, but may instruction ba? Parang wala naman. So, diretso na lang siguro dito, tapos lalagyan ko na lang siya ng water. Okay. Okay kasi... Rarating lang ni Nico guys, so nagdala din siya nitong mga firewood galing to doon sa trailer or yung container van doon sa Lavo. Kasi parang paubos na yung mga kahoy namin doon sa storage, so nagdala siya nito para meron kaming extra. So meron ako ditong caldereta mamasitas na mix guys, so lalagyan ko rin siya. That's why it's color red because of the beetroot. Is it good? Hmm?
I don't have alternative. Yeah, you cannot complain.